inyo yung mga viewers natin nag-aspire na maging isang butcher. Ngayon po pwede nating malaman po ang guest pala natin si Sir Hernan. So si Sir Hernan po pala isa po siyang butcher na nasa Canada ngayon. Ngayon itatanong po natin kung ano po ba yung butcher, kasi yung iba hindi nila alam yung ano eh, yung butcher. Yung pala ito palang butcher na to. Ito palang butcher na to. Sila pala yung mga ano tinatawag na matadero sa palengke, or yung mga sila rin pala yung mga ano slaughterer. Opo, yun. So being a butcher ay marami po kasing kategory yan eh. Pwede kang trained by butcher as deboner, slaughterer, slaughterman, industrial meat butcher. Yun, pero in general butcher ang tawag doon basta ang trabaho mo is under ka ng meat. May mga butchers din sa meat shop, mayroon din chicken butchers. Yung peacemongers na sinasabi, butcher din yun. Pero isda naman yun. So yun, yung butcher talaga, ang ideal na job niya is to debone, slaughter, and cut meat. Yun, yun ang butchers. Meron tayong mga, ano sir, mga kababayan. Kasi yung iba sa kanila, nag-aspire sa kanila na makapag-abroad. Siyempre, going to Canada or ngayon kasi mga demand din yata yan sir. Di mga New Zealand yata or Australia. So, yung demand to. Opo. So, ayun po. Ngayon, yung sinasubject natin dito is yung ating mga kababayan din na halimbawa sila nagtatrabaho sa matadero din sa palengke sir, no? Kasi siyempre, iba sa kanila, wala silang idea ngayon. Meron pala future din pala sa kanila, no? Mga opportunity para sa ganito. Oo, malaki ang future at opportunity para sa mga may ganyan trabaho. Kasi nga, una-una, pwede mo yung maging stepping stone, no? Sa pag-apply papuntang Canada. Yun, kaya kung ako sa kanila, tuloy-tuloy nga yung trabaho nila, mali na rin yung trabaho nila. Dahil matlayo pa rin nila. Kasi yung iba sa atin sir, ano eh, di ba, parang ano tayo na, siyempre yung mindsetting natin, yung ibang mga Pilipino, iniisip natin na, uy, kailangan kong graduate, kailangan kong mag-aaral ng mga four-year course. Eh ngayon, ang isinasubject ko kasi dito sir, yung halimbawa ay isang Pilipino ba na hindi niya, wala siyang chance para makapag-graduate ng isang college kasi siyempre yung sitwasyon din natin sa Pilipinas. Ano? Pahirapan ang buhay. Opo. Eh ngayon, hindi siya makagraduate. Ngayon, iniisip niya ano kaya ang pwede kong gawin. So, high school graduate ako, hindi naman ako nakapag-college. So, makakarating kaya ako ng ibang bansa, for example, sa Canada? Pwede. Mataas ang possibilities na makarating ka ng Canada. Despite the fact, hindi ka naman talaga umasa lang sa isang bagay. Kung may iba pa naman paraan, bakit hindi mo itry yun? Tulad ko, hindi ko in-expect na makarating dito eh. Ang iniisip ko lang, magtrabaho dyan, ganyan. And since nagkaroon ako ng idea na hindi man pa natutunggay ng trabaho, so ako kasi mahirap lang ako, hindi naman ako kaya mag-pan ng college, no? Kaya inisip ko, ganito ang gawin ko para makarating ng Canada kasi gusto ko talaga mag-Canada dati. Kaya ginawa ko, dahil may mga requirements nga sa pagpunta dito sa Canada, una-una, 3 years maximum experience ang bubuhin mo para ma-qualify ka sa ganitong trabaho. And then yung mga direct requirements, IELTS, tulad ng IELTS niyan, medyo mahirap at kamahalan. Hindi rin naging hadlang para sa akin yung pari-provision. So, kaya nagtiyaga ako na magtrabaho ng butcher sa isang supermarket sa Shopwise, San Pedro, Laguna, Bronx, no? Para mabuo ko lang yung 3 years experience na yun. At yun ang ginamit ko sa pag-apply dito sa butcher. So, dahil sa discarding yun, bro, narating ko yung Canada. Paano na lang ako, nag-stick lang ako dun sa isang iniisip kong way na kailangan na pala naman matas na education para ka makarating ng Canada. So, hindi ako nakarating dito. Kaya ang dapat gawin ng mga kababayan natin dyan, hindi porkit wala kang pinag-aralan, hindi porkit wala kang experience, hindi porkit sa palengke ka lang, ganito ganyan, ay huwag ka dapat mawalan ng pag-asa, no? Dapat maging discarte ka sa buhay. Kung talagang gusto mo isang bagay, gawan mo ng paraan. Yun ang masasabi ko sa kanya. Yun, ayos yun. Marami tayong kasi sir, ito pala, no? Yung palang mga nagtatrabaho rin pala sa mga supermarket, ano? Yung mga dyan, about sa mga meat section natin dyan, sa iba, ayan, sa mga supermarket na sa Pilipinas, ano? Sa mga palengke. Yun, pwede pala yun, ano? So, yun, napakaganda pala na itong ano natin. So, for example, yun, meron na tayong
experience, no? Halimbawa, naka-experience na tayo. Halimbawa, 3 years, 4 years. Yung iba, actually, 5 years, 6 years na nagtatrabaho sa ganito dito sa atin, no? Sa mga supermarket, ano, mga, ano, mga hotel restaurant. Tapos ngayon, sir, ano? So, yan, may experience na tayo, ready na. Ano po kaya yung mga pwede nating step na gagawin? So, ang step natin gagawin, is na-complete na rin tayo ng mga experience. Ang gagawin natin is para makarin tayo ng Canada o ng ibang bansa, Australia, New Zealand, kung saan man itong butcher's job provision na ito ay available at in demand, ay mag-job hunting tayo. Una-una, mag-search tayo sa mga recruitment agency that is legit and low placement fee dapat, no? So, kung mayroon mga agencies na nagko-collect ng mga placement fee, especially papuntang Canada, hindi po legit yan. That is a scammer. Dahil dito sa Canada, bro, ay bawal po yung placement fee. So, sa mga nanonood ng programa mo, para ma-aware lang kayo na wala pong placement fee, either sa Australia, dahil ako may kakilala ng recruitment coordinator din sa Australia, wala din pong placement fee dapat na nababayaran. At the same time, ganun din dito sa Canada. So yun nga, job hunting, kung ano yung mga agency yung nagre-recruit ng mga butchers, meat cutters, industrial developers, mga ganun. Yun ang pangalawang gagawin nyo kung kompleto nyo na yun. And then, syempre, yung mga recruitment agency ay naghahanap din ng mga requirements yun. Unang-una, kung talagang certified butcher ka, ang gagawin mo dyan is i-provide mo lahat ng mga documents mo that is certified na magpapatunay sa'yo na isang legit butcher at yung iba pang mga requirements na hingin ng agency, lalong-lalo na itong IELTS, no? Kailangan IELTS passer ka. Hindi naman kailangan maging perfect ito pa sa English. Ang mahalaga lang ay marunong kang mag-construct ng sentence, marunong kang mag-comprehend ng, alam mo, mag-build ng sentence, umunawa sa mga sinasabi ng employer mo para makasunod yun ang instructions sa mga papagawa sa'yo. Ganun. So, mababa dito sa Canada, bro. Mababa lang yung, ano, yung requires na total band score. Ibig sabihin ng band score na yun, yung grades mo sa IELTS kasi dito, general IELTS training lang naman ang hinihingi para lang yun sa mga skilled worker. No? Hindi unlike sa mga doktor na yan, so medyo mahirap yung IELTS na yun. So dito, mga 5.0 total band score ay acceptable na sa Canada. Pwede pala siya, no, sir, no? So, from dito sa Pilipinas, supermarket, mga hotel restaurant, no? Sa palengke, actually, yun, pwede rin pala. So, pwede rin sa mga barko. Ayun, oo, yun, yung sa mga barko pala, yung mga viewers natin, ano, marami tayong standby ngayon na, ano, kasi syempre wala tayong ano ngayon, cruising, no? Pala, ayun guys, meron pala tayong opportunity din, yung mga naka, ano ngayon, ano, yung mga nag-aspire din, mga pumunta ng Canada. So, yun pala, pwede pala tayo dun, no? At least meron, sir, na, ano, na 3 years experience, ano? Oh, 3 years, with no gap dapat siya, si Butcher. Ayun, oo, ayun. Pala, yung palang ano to. Tapos kailangan natin ma-provide dyan, no? Job hunting, tapos kailangan meron din at least yung ano, yung IELTS. Oo, so, kailangan yun. Kasi mandatory requirements ng Canada yun. Question natin dito, sir. Ano ba yung ano, yung pinakaiba? For example, eh, isa kang meat cutter dito sa Pilipinas, ano, supermarket or so abroad, Middle East or ano, or sa mga shipping experience. Ano po ba yung pinakaiba nito tapos dyan sa Canada, sir? Yung mga expected natin ng mga trabaho pinagkaiba? Anyway, wala naman pinagkaiba dito eh, pagdating dito eh. Ang trabaho is parehas naman siya halos. Kaya lang, pagdating dito, syempre, butcher ka dyan sa Pilipinas, di ba? Pagdating dito, hindi ka naman totally sasabak nila as butcher ng trabaho mo. Ang gagawin nila dito, since newcomer ka, ilalagay ka muna nila sa mababang position. And then, like ako, pagdating ko dito, butcher ako dyan sa Pilipinas, ang trabaho ko pagdating dito is naging meat packer na lang ako, tagabalot ng mga karne, tagalinis ng mga karne, yung iba, ginagawa ng floor cleaner, yung iba, meat packer. Yun yung mga trabaho muna ang ibibigay sa inyo. And then, siguro, pag inabot yung mga isang taon sa kayo itataas, gagawin kayo mga deboner, meat trimmer, yung mga ganyang position. Ayun, may mga ganung ginagawa. Yung palang slaughterhouse, yung mga halimbawa, nagtatrabaho tayo dito sa Pilipinas, no, sa slaughterhouse kung tawagin. Yung po ba is, ano, magiging parang makikredit siya as experience para maging isang butcher? Oh, credited pa rin as experience kasi covered pa rin naman siya ng ano, butchery. Slaughtering and butchering. O kasama yun sa may credit. Yung tinatawag naman natin na parang accreditation sa TESDA certification,
Ito pong NC2 na tinatawag na lottery. Ito po ba is parang anong points po ba ang mabibigay? Actually, nowadays, hindi naman na talagang necessary yan. No? Kasi ako, wala rin naman ako ganyan. Nakarating naman ako dito. Pero advantage lang yung mga mayroong ganyan. At saka usually yung mga nagkakaroon ng ganyan is yung mga tao nag-undergo lang ng schooling, training, and then saka sila kumukuha ng experience. No? Pero yung talagang butcher by train talaga, yung talagang experience lang talagang puhunan nila. Hindi na kailangan ng ganyan paganda. Ano po ba yung tinatawag na permanent residency? So for example, mag-aarap tayo, no? Gusto natin makarating ng Canada as a butcher. Okay, magandang question yan, bro. So, ako as a permanent resident na rin dito sa Canada, no, ang magandang benepisyo kasi ng pagiging permanent resident, bro, is pwede kang lumipat ng mga ibang provinces ng Canada na wala nang hihingin sa'yo at open work permit ka na. Ibig sabihin, makakapag-apply ka na ng kahit ilang trabaho na gusto mo, basta kaya mo. Unlike kasi pag hindi ka permanent resident, pag-base ka lang dun sa work permit na i-issued sa'yo ng immigration, hindi ka pwedeng mag-apply sa ibang kumpanya. Hindi, mag-fix ka lang dun sa isang company na naka-indicate dun sa work permit mo na pinirmahan mo dun sa kontrata mo sa Pilipinas sa agency. Tsaka permanent resident, once na gusto nilang umuwi ng Pilipinas, hindi na sila hahanapan ng kung ano ng travel documents, basta ipapakita lang nila yung permanent card na magpapatunay na sila yung permanent resident dito. Kaya open sila in and out ng bansang Canada. Yung mga kababayan natin, so huwag tayo mawalan din ng pag-asa. Oh, kasi ayun pala, yung ating mga experience. No? Kasi ang gusto ko rin kasi ano dito sir no sa mga kababayan natin no, nakikita ko rin kasi dito sa atin sa bansa natin sa Pilipinas parang yung edad mo halimbawa magiging almost parang 40 ka na. Pagka nag-a-apply ka dito kasi sa Pilipinas, sir, medyo nagiging ano ka na eh. Parang yung ibang company, sasabihin parang, ay, overage na yan. So at least ito, bago natin ma-reach pala yung ganung edad, kailangan pala is may-apply na natin to, sir, no? Sa papunta. Dapat una-una, ma-apply na agad yan. Kasi, yun nga, sinasabi mo, sa Pilipinas, nagkakaroon ng rejection dyan pag yung mga edad na. Pero dito sa Canada, mayroon din akong mga alam na agencies no, na tumatanggap din sila ng over 40, minsan nga hanggang 50 pa yung tinatanggap nila. As long as na real experience ka talaga as a butcher. Another question dito, sir, pwede po ba yung babae as a butcher? Of course. Kasi, kahit naman sa supermarket, may mga babae butcher, di ba? Sa mga meat shops, supermarket, yun nga sinasabi ko, meron din mga babae. Actually, makikita nila sa mga vlog ko, meron din mga babae kasama na naging katrabaho ko sa Pilipinas sa supermarket na nakarating dito sa butcher. Pwede yung babae. Ayun. Ano natin? So, yun guys, marami tayong naging information, ano? Regarding sa ating mga experiences na meron pala tayong mga future ating mga kababayan no, na mga meat cutters kung tawagin. Ito po pala is ano, kung tawagin is butcher. Mga ano, messages para sa ating mga kababayan. Okay, minsan ko lang para sa mga kababayan natin dyan, no, sa mga aspiring butchers at sa mga butchers na with experience, maging ikaw man ay sa palengke, supermarket, sa barko, or sa restaurant, ina-accept din yan. No? Kung gusto nyo po makarating ng Canada or ng Australia at sa ibang bansa pa, ako po ay may room vlog, Hernan Kamama TV. So, maaari nyo po i-subscribe dyan kasi nag-update po ako dyan ng mga hiring agencies, legit and no placement. You know? So, weekly nag-update ako kung ano mga hiring jobs, hindi lang sa butcher at pati pa sa iba pa. Pwede nyo po i-subscribe dyan at click lang ninyo yung notifications bell on para mag-updated kayo sa mga update ko at unang-unang yung mga hiring agencies na pwede nyo applyan na legit at hindi scammers, no? Dahil bawal po scam dito sa Canada. So, yun lang po. Maraming salamat. Yun. So, guys, subscribe po tayo para sa mga, ano, marami pa nating katanungan, no? So, may marami mga questions pa natin dyan na hindi natin na sabi dito sa ating topic. So, follow po tayo kay Sir Hernan sa kanyang YouTube channel. You can drop your comment below lang para sasagutin ganun po kayo isa-isa kung ano man po yung katanungan regarding about sa hiring dito sa Canada at sa mga agencies pwede niyong applyan dyan sa Pilipinas.